love polvoron. Ang sarap-sarap papakin. It reminds me of my childhood. Pupunta kami sa isang sikat na bakery chain, cake shop chain, at favorite namin yung kanilang giant polvoron. Ay nako, ang sarap-sarap. Pero diba, one thing, ito lang talaga yung hindi natin gusto sa polvoron. Pag naglalasog-lasog na, makalat. Diba, dapat pinagbabawal din sa bus ang polvoron. Hindi lang mani, nilagang itlog, ano pa ba? Mais, pati dapat polvoron. Dahil makalat, but I have a solution. Gumawa tayo ng baked polvoron. Kasing sarap ng polvoron, for sure, magiging kasing benta ng polvoron, pero hindi masyadong makalat. Madali lang gawin to. Ayan, makikita mo ang ingredients niya, almost similar to your classic polvoron. Of course, kailangan mo lang ng oven. Ang isa sa mga advantages nito, mas madali siyang ibenta. Kahit iship mo, hindi basta-basta nagkakalasog-lasog. And this is also perfect to pair with your coffee. So first, let's start with good butter. I'm going to cream this with powdered sugar. This is just confectioner's sugar. So into my mixer, I'm putting good butter. Hindi po tatak yan, ha? Pagka sinabing good butter, it's the real butter. I'm using salted butter, but if your butter is unsalted, you can always add a pinch of iodized salt. Okay, so yan. Make sure that your butter has been softened, which means kung syempre nasa ref dapat ang butter mo para hindi nasisira, ilabas mo muna sa ref for 1 hour. Iwan mo lang dyan sa labas. Pag medyo lumambot na, you can cut it into cubes or chunks. Into the butter, maglagay ka ng powdered sugar. And I'm just going to beat this using a paddle attachment for around a minute or two on medium speed. Low speed muna para hindi tumalsik. As it blends, you can increase the speed to medium. Makikita mo, no? When using room temperature butter, talagang mabilis nag-blend yung mga ingredients. Sa baking talaga, kailangan mapasensya ka. And it's very important that you know the basics. Which means, hindi ka talaga pwedeng magsimula using cold butter because you're not going to achieve the same optimum result. Turn off the mixer, and then I'm going to scrape the sides. Ayan, kailangan ini-scrape yung mga kagiliran mo para sigurado na halong-halo ang iyong mixture and consistent. Mix it one more time, o pagka may sumabit sa daliri mo. Good butter. Sarap. Butter and sugar pa lang, masarap na. Turn off the mixer, and then I'm going to put the rest of my ingredients. So, meron ako ditong flour. This is just plain all-purpose flour. And I have here almond powder. Nako, mahal po ang almond powder. Nako, walang problema. You can even use cashew na i-blender mo lang hanggang maging powder siya. You can even use just peanuts na i-blender mo hanggang maging powder. This will just give an added, alam mo yon, nutty flavor sa iyong baked polvoron. Yung medyo maiba naman. Hindi lang harina yung nalalasahan mo. May lasang sosyal. O, diba? Yun na, lasang sosyal. And then, of course, since this is polvoron, we're putting powdered milk. So, I'm just going to mix this all together. Pwede mo ding isift if you want, but just mixing it using a spoon, okay na yan. If you want to put flavors, you want to create
baked mocha polvoron. Lagyan mo ng 1 tablespoon instant coffee powder. You want to make baked ube polvoron, lagyan mo ng 1 to 2 tablespoons of good ube powder. Ah, diba? Talagang in-specify ko, good. May ano pa yan, talagang dinidiin ko, good. Kasi diba, may mga ube powder na lasang fake. I don't want to name brands. Alam mo naman, baka batuhin yung screen habang pinapanood ako. But nasa sayo na yan. You know what's good and you know what's bad. So you choose yung talagang good for you. So you just mix this and then ibuhos mo dyan sa mixer mo. And then I'm just going to mix this low speed hanggang ma-absorb yung dry ingredients para hindi namimilansik. And then I'm going to increase the speed to medium. Gusto mong maging parang paste, like a dough. Ayan. Pag nagiging parang dough na, you can now turn off the mixer. And then that's it. O, oh, diba? Bilis-bilis. Finish na kaagad. Mabilis lang talaga gawin tong recipe na to. You just want to make sure that you use good ingredients. What pa good? Puro ako good. Good is the word of the day. You just use good quality ingredients. And etong ganitong kadaling gawin na produkto, nako, for sure, matatay pa ng mga regular customers mo. And then the next step, ayan, in-scrape ko lang just to make sure na pantay-pantay sila ang pagkakahalo. The next step is I'm going to divide this into 15 gram pieces. So meron akong timbangan dito. And then 15 grams. Parang niloloko ako ng timbangan ko. Kanina 12 na siya. At least, timbangan lang ang mga lolo ko sa akin, di ba? And then, bilugin mong ganyan. Bilugin mo lang. It doesn't have to be perfect. Ay, ayan pala. Naka-negative 4 siya. So, i-zero mo muna kasi. Zero. Oh, di ba? 19 grams pala to. Akala ko 15. Ayan, 16. Okay na yan. Huwag magpaka-stress sa 1 gram. So, i-divide mo yan, 15 gram pieces, just like that, 15. And then, habang pagka-divide mo, bula-bulahin mo. Bilugin natin lahat yan. And then, i-bake natin next. Okay, so now yan, nabilog-bilog na natin. I have here powdered sugar. Iro-roll yun natin yan sa powdered sugar isa-isa. Yan, roll yun mo lang na ganyan. And then, ipila mo lang sa baking pan mo. Kahit medyo magkakadikit, konti lang ang allowance, no problem. Kasi hindi naman po ito aalsa. Hindi din siya magsispread out. Konting-konti lang. Magsispread out lang siya ng konting-konti. Alright, so yan, na-roll yun na natin lahat sa powdered sugar. And we're going to bake it now in a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 20 minutes. Ganun lang kabilis. Okay, it's been 20 minutes and excited na ako. Ooh, look at the baked polvoron. Teka, ma-gene it. Ayan. Palamigin muna natin sa cooling rack. Look how nice is that. Nag-spread lang siya ng konting-konte. You want it mestiza. We call this mestiza, yung hindi masyadong nagba-brown. This is perfect. Palamigin natin ng konte and tikman natin yan next. Ayan, pagka malamig-lamig na siya, para talagang mukha naman polvoron, you have the option na lagyan niya ng toasted flour sa labas. Pero ako, powdered sugar lang. Isisift ko lang yung powdered sugar. Ayan, just like that. Ay, nako. Super bongga.
Sift mo lang na ganyan. Okay, now let's try the baked pulvoron. Parang masarap to, may kape. Tikman na muna natin. Look, di ba perfectly baked. Yung ilalim niya, naging golden brown, pero yung ibabaw, mistisa. Natutunaw sa bibig, my gosh. And as promised, hindi naglalasog-lasog. So, pasasakayin ka sa bus. Look at the inside. I love na nandun yung nagka-crumble siya sa bibig, natutunaw, pero hindi siya dry. And mapapanatili mong ganun yan if you keep it in an airtight container. So kung balak mo itong itinda, ipangregalo, ilagay mo lang sa airtight container, no need to refrigerate it. Tatagal siya 2 to 4 weeks or even more. Especially kung talagang airtight yung paglalagyan mo. So what are you waiting for? Whether naghahanap ka ng masarap i-partner sa kape, ipang-negosyo or i-serve sa iyong family and friends, gumawa ka na nitong baked pulvoron and I'm going to see you all soon.